Magandang hapon po. 209 ang nadagdag sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaya lumampas na sa 6,000 ang COVID-19 cases sa bansa, batay sa tala ng Department of Health as of 4 PM kanina. 29 naman ang nadagdag sa mga gumaling, kaya 516 na ang kabuuang bilang ng mga nakarecover, mas marami pa rin sa bilang ng mga patay. 10 ang bagong naitalang namatay para sa kabuuang bilang na 397. Bukas na bilang care at quarantine center para sa suspect at probable COVID-19 patients ang Lakeshore Hall sa Taguig City. Meron itong 40 hospital bunk beds, centralized aircon at ilaw sa bawat cubicle. Mayroon ding emergency signal light na gagamitin kapag may kailangan ng pasyente, charging station at libreng wifi para sa mga naghihintay ng resulta ng kanilang COVID test. May mga designated health worker na sa pasilidad. Dahil naman kulang ang ibinigay ng DSWD para sa social amelioration program sa lungsod, naglaanan ng 2 bilyong pisong pondo ang Taguig para mabigyan ng 4,000 pesos ang kada pamilyang hindi sakop ng programa. Sa ngayon, may 118 ang may COVID-19 sa Taguig, 13 ang namatay at 22 ang gumaling na. Inilansad ng PNP Highway Patrol Group ang bago nitong Mobile Command Center na gagamitin habang umiiral ang Enhanced Community Quarantine. I-monitor nito ang mga kalsada sa Metro Manila, partikular na ang EDSA. Ayon kay Joint Task Force Coronavirus Shield Commander Guillermo Eliazar, 24 oras operational ito. May high-tech equipment ito na makakamonitor ng 500 cellphone na gagamitin ng mga tauhan ng HPG para i-record ang sino mang lumalabag sa batas trapiko at ECQ. May drones din ang Mobile Command Center na may sound system na magbibigay babala sa mga taga-Metro Manila. May kakayahan din daw ang center para sa contact tracing, mobile license plate recognition, composite sketch, incident report system, at traffic violation reporting system. Tutok lang po sa susunod na COVID-19 bulletins at sa 24 oras weekend. Ako po si Mav Gonzalez. Buong puso para sa Pilipinas.